So, noong unang panahon, lahat tayong mga kabataan na naging estudyante noon, naranasan natin yan na mabato ng teacher ng eraser, mabato ng chalk, mapalabas sa classroom, yan, mapahiya, yan, mga ganyan. Kung ano-ano, danas natin yan. Yung libro, igaganom mo yung lagyan ng libro dito, tapos ilang oras kang nakatayo dun sa harap, lahat tayo danas yan. Alright, good morning mga ka-connect, what's up sa inyo dyan? Latest, pag-uusapan natin nung matunog na matunog na pinag-uusapan syempre yung issue ng teacher at nung bata. Ito ay dalawang pinag-uusapan, dalawang angulo ang tinitignan natin dito. Ang side nung teacher at yung side nung bata and the parents of course. And alam ko naiipit si Idol Rafi dito. Kasi syempre siya lang naman ang mediator. And gaya ng sinabi niya ay nagkaroon siya ng lapses sa kanyang judgment. Syempre, sino ba yung unang pumunta doon? Ede yung parents nung bata, di ba? And doon niya nakita, unang nakita yung side muna nung parents. Na syempre, kapag pinag-usapan natin ang bata, eh talagang mababa ang ating loob dyan. Talagang nakikisimpatya talaga tayo pag bata ang pinag-uusapan. Lalo na ngayon ay meron tayong RA 7610 na batas na pumoprotekta sa ating mga kabataan or child abuse. Yun nga. So, nagkaroon ng lapses on the part of Idol Rafi Tulfo. And nag-release siya nung Friday ng kanyang statement na yun nga, somehow apologetic, although hindi naman niya sinabi yung word na sorry, pero naiba ang sitwasyon, kumbaga hindi na pinapatanggal yung license nung teacher, or hindi na natuloy, kumbaga nagkaroon na ng settlement, ano. And hindi pa rin doon natapos yung usapan kasi tuloy-tuloy pa rin yung kaliwat kanan ng pambabash. Siyempre marami ang nakisimpatya doon sa teacher at lahat nakafocus nga talaga doon sa teacher, na kawawa naman yung teacher kasi siyempre dalawang usapin ito eh. So dahil doon nagkaroon ng maraming bashers ang ating Idol Rafi Tulfo, which is aminado naman siya talaga na nagkaroon siya ng pagkakamali doon sa kanyang treatment and decision. Siyempre nagkaroon ng mga bashers din yung bata, yung parents ng bata. So we can understand the trauma na naging na nag-epekto doon sa bata. Okay, doon na tayo mag-concentrate doon sa bata. Huwag na doon sa parents kasi pasaway naman talaga din yung parents, 'di ba? So dahil yung parents ay pumunta sa Idol Rafi Tulfo, and we are talking about national television. Okay, we are talking about buong bansa ay napapanood yan. Kaya, whatever the outcome, whatever the yung consequence ng pagpunta mo kay Idol Rafi Tulfo, you have to be always ready. Kasi hindi lahat, di ba? You cannot please everyone. Kung merong kwan, makakakitaan talaga ng butas dahil marami tayong mga viewers. Marami tayong nanonood. Okay, dalawang angulo ang titignan natin dyan. Yung side ng teacher at side ng bata. Okay. Unahin natin sa teacher. Okay, pagsabayin na natin. Noong unang panahon, 90s, 80s, wala pa tayong batas na ganyan. Hindi pa talagang na-impose yung batas na ganyan. So, noong unang panahon, lahat tayong mga kabataan na naging estudyante noon, naranasan natin yan na mabato ng teacher ng eraser, mabato ng chalk, mapalabas sa classroom, yan, mapahiya, yan, mga ganyan. Kung ano-ano, danas natin yan. Yung libro, igaganom mo yung lagyan ng libro dito, tapos ilang oras kang nakatayo dun sa harap, lahat tayo danas yan. Kaya nga lang, marami din tayong mga kasamang kaguruhan na sumubra na rin. Dahil syempre, di ko mo, meron kang, kumbaga,
meron kang kakayahan na mag-punish ng mga estudyante mong mga pasaway, eh may mga sumobra na at kumbaga namihasa na doon sa kakayahan nilang mag-punish or mag-disiplina sa mga bata. Siyempre may advantages at disadvantages yan. So dahil doon, dumami ng dumami ang mga nag-complain, yung mga parents na siyempre ayaw nilang madapuan ng kamay, ng ibang kamay, mapahiya, ng, sumantalang sa kanila, hindi naman sila namahiya ng kanilang anak, hindi nila sinasaktan ng kanilang anak. So dahil dyan, nagkaroon tayo ng batas, RA 7610, which protects, okay, the child, okay? So that is the child abuse law. So nagkaroon tayo ng batas na ganyan, ito naman sa side ng kabataan, yan, mga estudyante. Ngayon, bumaliktad na ang ihip ng hangin. Kung dati ang batas ay ang mga guro, ngayon ang batas ay mga bata na. Kasi syempre protektado ka na eh ng batas, ng child abuse law na ito. So ang nangyayari dyan, magkakaroon na ng incapacity ang mga guro ngayon dahil kahit kunting kurot, okay, kagaya ng ganyan, pinalabas yung bata, okay, okay, pag pinalo mo yung bata ngayon, pag hinagisan mong eraser ng chalk, pinahiya mo sa harap, ay maghanda-handa ka dahil haharapin mo yung batas, yan, yung RA 7610. So baliktad na ngayon, batas noon mga guro, batas ngayon mga bata. So saan ba tayo talaga? Ayan, di ba? Kaya ito yung usapin na talagang hati. Kaya nga kahit idol natin si Idol Rafi, dahil parang doon lang muna siya doon sa side ng bata or side ng parents, parang marami tayong kumundi na nagkaroon tayo ng division ba? Ng division, kasi this is kwan eh, unending debate on sino ba talaga, ang teacher ba o yung bata. Okay? Sa side ng teacher, okay, I will give you an example kasi ako ay guro at naging guro ako sa atin. I will give you an example based on my experience, and alam ko maraming teachers ang nakaka-experience nito. Nagtuturo ako, nagsasalita ako sa harap. Merong isang estudyante na doon pa man din sa harapan ko. Doon siya sa may harap, second row. Tama, yan. Nakaganon siya. Nakaganon. So, kung ikaw po yung teacher, ano ang gagawin mong action sa ganon? Ikaw yung nasa harap, ikaw yung nagtuturo. Lahat ng mga estudyante nakaharap sa'yo. So, yung estudyante nakaharap, yung isang estudyante nakaharap sa'yo, nakaganon. Ano po yung gagawin nyo? Diba? So, ngayon, since protektado ng child abuse sa RA 7610, hindi mo pwedeng saktan eh. So anong gagawin natin bilang guro? Parang wala nang kapasidad ang isang guro na mag-retaliate or paano na i-deal ng isang guro ang ganong sitwasyon. Meron din akong isang estudyante, hinamon talaga ako, di ba, at that time. Kasi ang mga guro, bago ka mag-graduate, kailangan mong dumaan sa practicum. Yan, yung bago ka mag-graduate, yung last semester mo, ay dadaan ka sa practicum. Ibig sabihin, magtuturo ka sa either high school or elementary, and wala kang sahod, ikaw pa nga magbabayad sa school eh. Diba? So dadaan ka sa mga... Ang mga estudyante nun, you as a practicumer, ang mga estudyante yun, alam nila na practicumer ka. Kagaya sa police, alam din ng mga police na, alam din natin na kung pupunta ka sa isang istasyon, alam din natin na yung police na nandun ay mga nag-OJT. So parang, in general, the mindset of the people of the general, OJT lang yan. Practicumer lang yan. So parang mas mababa ang tingin ng mga estudyante sa'yo kung practicumer ka. So you could imagine na ikaw nagpa-practicum, you're dealing with students na mga pasaway.
And when you graduate, of course, syempre medyo tataas ng konti yung tingin sa'yo kasi graduate ka na, isa kang ganap na teacher na. Diba? Sumasahod ka na. Pero ganun pa rin. Protektado pa rin ang mga bata doon sa law, sa batas na yon. Kaya mahirap ang sitwasyon ng mga teacher. Kaya nga yung iba, natatakot na lang magturo. Ayaw na lang siguro magturo, mag-abroad na lang kasi konting-konti, sira na yung mga ipinundar mo, yung mga pinagdaanan mo, yung 4 years, 5 years na pinagdaanan mo sa school, yung board exam mo, yung masteral mo, yung mga yan, yung sa isang iglap lang, sa isang pagkakamali, tapos na yung career mo. So marami eh. Sa ngayon kasi parang ang kwan is teacher, noon teacher, child. Ganyan. Ngayon pa ganun na. Okay. So, ganun lang nangyayari. Sa side naman ng parents, syempre, kung kahit naman ako parents, hanggat maaari, ayaw kong dapuan ng kamay, ng ibang kamay, ang aking anak dahil ako nga mismo hindi ko dinadapuan ng kamay. Parang ganun yung sa side. So, it's both sides of sentiments. Okay? Ito yung usaping hindi mo pwedeng magstay lang sa isang side. Ngayon, kung napanood niyo yung statement ni Idol Rafi kagabi, kahapon, makikita mo na kung ano yung kabuuan nung kanyang statement na yun. At the end of the day, discretion pa rin niya yun, decision niya pa rin yun, nasa kanya pa rin yun kung ano yung kanyang action. Wala din tayo magagawa kasi show niya yun, programa niya yun. Mahahati niya yung mga tao, mga bashers at sa mga supporters. Nagkakaroon na tayo ng division dahil dyan. Yung, actually, yung issue na to, napalaki ng palaki. Marami na rin mga sumasawsaw, sumasali sa usapan. Kagaya ko, sumasali na rin ako sa usapan. Sabi nga niya, syempre, kakaroon ka ng viewers, kasama na rin ako doon. Pero, I mean, andun yung one, yung usapin. Usapin na mainit na usapin kasi ako, guro ako, so kailangan ko magsalita din. And I'm not staying on one side kasi syempre nakakaawa din yung mga bata. Kaya nga, ngayon pa lang, tama si Idol Rafi, tama na yung pambabash dun sa bata. Diba? Kasi kawawa naman yung bata. Although kasalanan kasi nung parents yun. Pinunta sa Rafi Tulfo, kaya tuloy naging on television, buong bansa nakakapanood niyan. And yun nga, on the side of the teacher, wala tayong masyadong narinig sa parte ng teacher. And maliban na lang doon sa attorney na nagsalita at nagpost. And kung napanood nyo nga kagabi yung statement ni Idol Rafi, yung nag-usap na daw pala yung magkabila ang kampo. Yan, nag-usap na sila, hanggat maaari wala ng social media, tama na para at least messed up na kasi nagkaayos naman na pala. Wala nang kasuhan, wala nang tanggalan ng license. Okay? Wala man hingian ng or sabihan ng sorry, pero naayos pa rin ng kawani ng school. Yan. So, ibaw na natin sa limot. Okay, hayaan natin kasi both sides parehong mali, parehong tama. Ayun, di ba? Kasi protektado ng batas yung mga bata. Ayun. And yung teachers, marami ding supporters yung teacher. And syempre, maraming sympathizers yung teachers kasi syempre mahirap nga naman talaga ang trabaho ng teacher. Di ba? Kung isang bata nga lang, ang hirap mong disiplinahin sa bahay nyo. How much more yung teacher na ang dami-dami sa isang classroom. So, dito, sa usapin ito, dapat nasa both sides tayo. So, yun lamang ang ating... by the way, yung palangguan, yung sabi kasi, hindi pa daw humihingi ng sorry si Idol Rafi. Nasa kanya na yun, show niya yan . Hindi naman niya na kailangang sabihin yung word na sorry. Para sa akin, hindi na niya kailangang sabihin yung word na sorry. As long as aminado naman siya dun sa pagkakamali niya at itinatama niya, para sa akin, sapat na yun. Huwag na nating
Kasi minsan sumusobra na eh. Kumbaga, porket ko mo nagkamali na yung tao, kagaya niyan. Ang dami nang nakiki... alam niyo yun, parang sa 10 tama na nagawa ng tao isang pagkakamali, burado na lahat yung 10 tama. Maraming nagawa si Idol Rafi. Sabi ko nga eh, kahit na nung lumapit ang tita ko, na inilapit yung dalawang pinsan ko na nasa Jeddah, na kasi kailangan masave sila kasi may lash, hindi sila nabigyan ng pagkakataon na ma-actionan, OFWs yun na. Kahit na ganun, hindi ibig sabihin na tatalikuran ko na wala na akong respeto kay Idol Rafi. Marami siyang natulungan. So, siguro kailangan na lang natin intindihin na araw-araw maraming lumalapit kay Idol Rafi, marami siyang kausap. So, kung hindi ka nabigyan ng pagkakataon, wala tayong magagawa. Show niya yun eh. Hindi mo naman show yun. And ganun lang talaga. Tao lang talaga tayo. So, para sa akin, personally, hindi na kailangan sabihin yung word na sorry. Actually, ito ang nangyayari. Ulitin ko ulit yung sinabi ko doon sa naunang video ko. Kahit na nagsinabi mo yung word na sorry, okay? Nag-public apology ka, ay yun ay dahil tinulak ka ng isang tao. Kailangan mo mag-public apology. Diba? Kailangan mo sabihin yung word na sorry. Yun ay hindi sincere. Walang sincerity doon kasi ginawa mo yun dahil sinabi ng tao. Dapat yung pagpapa-public apology mo at pagsasabi mo na yung word na sorry, kahit walang magsabi ng tao, dapat sabihin mo na mismo galing sa'yo. Ikaw yung nag-initiate na gawin yun. Ikaw nag-initiate na sabihin yun na walang nagsabi or nag-influence sa'yo. Ganun lang naman yun eh. So kung hindi man siya nagsabi ng sorry, okay lang yun. As long as nasa action na sa gawa. Minsan nga, mas okay pa yung action kaysa dun sa sinabi mo yung word. Sinabi mo yung sorry, pero nagngangawa-ngawa ka pa rin sa pagkatalikod niya, ay hindi ka apologetic pag ganun. Okay, yun lang. Tapusin na natin yung issue na to. Masyado nang mataas ang level nung usapin ito. Alright, magandang araw sa inyong lahat mga kakonek. Until then, yan, subscribe nyo yan yung ating channel na ito para sa susunod meron pa tayong pag-uusapan pa. Bye-bye, salamat!